Ngayon lang nagbayad ng bill sa Meralco sina Lorna kahit noong isang linggo pa dumating ang disconnection notice. Siyempre kulang pa yung pambayad kaya binuo muna pag ako'y binayad. Pag ganyan may disconnection na medyo kinakabahan na ako niyan. Ayoko na yung maputulan. Ang problema, bumili pa ng aircon ang anak ni Lorna nung isang araw dahil nuknukan daw ng init. Kaya siguradong pahirapan ang pagbayad ng susunod na bill. Hindi na nga ako makapag-rebond ng buhok ko . Wala na, pambayad na lang ng kuryente. Ano ba yun? Ang 75 anyos na si Faustina, umaasang huwag munang dumaan ang tagaputol dahil hindi pa sila nakakabayad kahit paso na ang disconnection notice. Pag may dumating na dito, papakiusapan lang kinabukasan o namin babayaran. Kung nahirapan ang mga consumer na bayaran ang May billing, ganun din ang mangyayari sa June billing. Kinumpirma na ng Energy Regulatory Commission na may dalawang parte ng bill ang sigurado ng tataas sa paparating na bayarin. Kabilang na dyan ang mas mataas na feed-in tariff allowance para sa renewable energy at transmission charge. At dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon grid, mukhang sa Agosto pa huhupa ang presyo ng kuryente. Maghanda tayo na medyo mas mahaba-haba itong hindi man yung heat wave pero yung epekto ng El Nino at yung epekto nitong mga pumapalyang mga planta. Ang konsuelo ng mga consumer, tiniyak ng ERC na hindi pa muna isasali sa bayarin ang halos 18 billion pesos na pambayad sa ilang planta para sa kuryenteng nagamit noon pang 2013. Hindi yan for implementation ngayong June. Kasi nga, inaaral pa ng komisyon yung tamang spread nung collection. Over 2 years ba? Over 3 years ba? Malabo na rin maglabas ng utos ng ERC para sa utay-utay na bayad sa kuryente at no disconnection policy, pero karapatan umano ng consumer na humingi ng palugit sa pagbabayad ng lumobong bill kung hindi talaga kakayanin. Dapat may palugit tapos may pagkakataon na makapagbayad or makipag-negotiate ng terms ng bayaran. Hindi naman kami yung antemano, hindi makakausap. We do it on a case-to-case basis, based on reason. Pagdating ng bill, may mahigit 2 linggo ang consumer na maghanap ng pambayad bago tuluyang maputulan ng Meralco. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,